The great devotion to Santo Padre Pio is exhibited in the Church, not only from the Archdiocese of Lipap, but even from other ecclesiastical provinces of the country. Exceptional number of devotees to Santo Padre Pio come to this church. This was the strongest argument for the approval of this church to become a national shrine. Una is ipahatid sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat na naging bahagi at bahagi ng kasalukuyang pagpapalagupa ng debosyon kay Santo Padre Pio at pagpapaganda pa ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat sa inspirasyon at pangarap ng mga taong naging instrumento ng Diyos upang maisakatuparan ang isang mithiing Diyos ang may nais. Ang bahay dalanginan at laganap na debosyon kay Santo Padre Pio. Ipagpatuloy pa natin ang isang magandang pagtutulungan patungo sa isa pong mithiin. Ang dumami pa ang deboto ni Padre Pio sa buong Asia. Naniniwala po ako na kaya nating marating ang isang pangarap na maging sentro ng debosyon ni Santo Padre Pio ang lugar na ito, hindi lamang ng buong bansa, kundi ng buong Asia. Sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio ay inilungsad noong 2021 ang Scholar ni Santo Padre Pio upang makatulong sa mga kabataan na nangangailangan at nais makatapos ng pag-aaral. Mga kabataang puno ng pangarap at pag-asa na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kilalanin natin ang bagong batch na nahirang bilang Scholar ni Santo Padre Pio. Ako si Edeline, magiging accountant. Ako si Arman, future engineer. Ako si Angela, soon to be registered criminologist. Ako si Angelo, and I want to be an engineer. Ako si Irish, future IT specialist. I am Anna, taking entrepreneurship. Ako si Joshua, future architect. Ako si Ariane, isang aspiring future electrical engineer. I'm Rizaline, future psychologist. I am Leyabi, your future English teacher. I am Kisi Lorio Aguilar, your future software engineer. I am Camille, I will be your soon-to-be public administrator. Ako si Janu May, magiging psychologist. Ako si Tricia May H. Butter, soon-to-be software developer. Ako si Charlie B. Medrana, future public administrator. Ako si Mari Pestelia, soon-to-be firefighter. Ako si Mary Rose Magnaye, future teacher. Ako si Wilmar Del Rosario, soon to be registered electrical engineer. Ako si Angelica Quiachon, soon to be marketing executive. Ako si Clarissa May R. Cornejo, soon to be teacher. Ako si Christian Matthew Gaila, ako ay magiging isang polis. Isa na dito si Arian Braga na taga San Juan, Santo Tomas, Batangas. 19 na taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa PUP Santo Tomas sa kursong Electrical Engineering. At nagpa-part-time job bilang teacher assistant sa San Juan Elementary School. Ako po si Arian Ibraga. Ako po ay lumaki sa aking lolo at lola.
Ngunit sa kasamaang palad po, yung lola ko po ay pumanaw noong nakaraang taon lamang po. Ang akin naman pong lolo na tinutunin ko na pong ama ay isa na pong senior citizen at wala na pong trabaho. Kaya't nagpapasalamat po ako na ako po ay hinirang bilang isang scholar ni Santo Padre Pio dahil natutulungan po nila ako sa aking pag-aaral. At habang ako po ay sumasideline upang makapagtustos po at makapagtapos po sa aking kursong kinukuha. Yung dambana po ni Santo Padre Pio po yung aking naging sandalan kapag po pinanghihinaan ako ng loob. Kaya't laking pasasalamat ko po sa scholar ni Santo Padre Pio dahil ito po yung naging instrumento upang naging sino ako ngayon. Sa akin pong tunay na tatay, since hindi ko po kayo nakikita, eto na po ako ngayon. Ako po si Arian, patuloy po na lumalaban upang mabuhay. Kapiyo, sana'y maging instrumento tayo sa pag-unlad at pagtupad ng kanilang mga pangarap. Samahan niyo kaming mahabot namin ang aming mga pangarap. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Tinatak mo po sa kanya ang limang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Inaanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas doob po akong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. O Diyos, ibinigay mo po sa inyong santong si Padre Pio ng Peltrasina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapasakit ng inyong anak. Ipagkaloob mo po sa akin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio ang biyayang tunay ko pong hinihiling. Ganun paman, ang tangi ko pong hiling ay ang mamuhay ng nahaayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating ng maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. San Pio ng Peltrasina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo o Clean As You Go sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisan at opisina para sa mga detalye. Ika-anim, bilang isa sa Mars Diocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Ikapito, mga kapiyo, upang tulungan na tayo sa pagpapalalim ng pagninilay ngayong mga amahal na araw, inaanyayahin namin kayong manood ng live senakulo ngayong Miyerkules Santo sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims sa ganap na ika-anim ng gabi. Halina't tunghayan ang pagpapakasakit ng Panginoon sa makabagong panahon. Ikawalo, ngayon pong taon ay magkakaroon ng bisita pastoral ang lubang kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Panoorin po natin ito. Sa darating na April, May, June, July, August, magkakaroon ulit tayo ng pastoral visitation. Dadalaw po ang inyong lingkod sa lahat ng mga parokya sa buong probinsya ng Batangas, Archdiocese of Lipa. Ito po ay isang katungkulan. It is a duty of the bishop. Kung kaya't maalala nyo, 2018, nagkaroon tayong first pastoral visit sa mga parokya. 2019, dumalaw ako sa lahat ng mga Catholic schools natin. At nung isang taon, 2022, dinalaw ko po ang lahat ng mga religious congregations. Kung kaya't matapos ang limang taon, from 2018 hanggang next year po, dadalaw po ulit si RCB. At ang diwa, upaksa na pagninilayan natin sa taong 2024, enlarge the space of your tent. Ayong kay Propeta Isaías, palawakin ang tulda. Sino pa ang kasama natin sa paglalakbay bilang sambayanan ng Diyos sa gabay ng Espiritu Santo? Enlarge the space of your tent. Kung kaya't po, inaanyayahan kayo, magdasal tayo. Samahan niyo po ang Arsobispo na harinawa maging mabunga ang pagdalaw ng Arsobispo, ang pagdalaw ni Jesus sa ating mga parokya. Aantayin ko po kayo sa mga parokya. Sana po ang ating pastoral council, mga ministries ay handa rin na makipagpulong sa atin, sa Arsobispo ng Lipa. Makikinig po tayo. Pagpalain po tayo ng Diyos sa plano nating ito, Pastoral Visitation 2024. Maraming salamat. Diriwang ng banal na misa.
Please turn your mobile phones to silent mode as we begin the celebration of the Holy Mass. Please all stand and let us sing the entrance hymn. Save us, O Lord, carry us back, rouse your power and God. Rescue your people, show us your face, bring us back, bring us back. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the Lamb of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. As we celebrate the Holy Eucharist in this Holy Tuesday, let us include in our prayers the intention of the Holy Father, all the bishops and priests, for the people who are asking of our prayers, and those persons whom we have promised to pray for, those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries, for all the sick and the ill people, for those who are working in the hospitals, those who are in prison, and all of us who are participating in this Eucharistic celebration. May God grant us the strength of body, courage of heart, and enlightenment of mind to be an effective ministers of His grace. Let us also pray for the poor souls in purgatory, most especially those souls that are not being remembered by their loved ones. May the Lord grant them eternal peace in heaven. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. With humble and contrite heart, all together let us say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, To pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Let us pray. Almighty ever-living God, grant us so to celebrate the mysteries of the Lord's Passion, that we may merit to receive your pardon. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Hear me, O islands. Listen, O distant peoples. The Lord called me from the birth, from my mother's womb. He gave me my name. He made me a sharp-edged sword and concealed me in the shadow of his arm. He made me a polished arrow. In his quiver, he hid me. You are my servant, he said to me, Israel, through whom I show my glory. Though I thought that I have toiled in vain and for nothing,
uselessly spent my strength. Yet my rewards is with the Lord, my recompense is with my God. For now the Lord has spoken, who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought back to him, and Israel gathered to him. And I am made glorious in the sight of the Lord, and my God is now my strength. It is too little, he says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob and to restore the survivors of Israel. I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. I will sing of your salvation. I will sing of your salvation. In you, O Lord, I take refuge. Let me never be put to shame. In your justice, rescue me and deliver me. Incline your ear to me and save me. I will sing of your salvation. Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety. For you are my rock and my fortress. O my God, rescue me from the hand of the wicked. I will sing of your salvation. For you are my hope, O Lord, my trust, O God, from your youth. On you I depend from birth, from my mother's womb, you are my strength. I will sing of your salvation. My mouth shall declare your justice, day by day your salvation. O God, you have taught me from your youth, and till the present, I proclaim your wondrous deeds. I will sing of your salvation. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, "Amen, amen, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, at a loss as to whom he meant. One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining at Jesus' side. So Simon Peter nodded to him to find out whom he meant. He leaned back against Jesus' chest and said to him, "Master, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I hand the morsel after I have dipped it." So he dipped the morsel and took it and handed it to Judas, son of Simon the Iscariot. After Judas took the morsel, Satan entered him. So Jesus said to him, "What are you going to do? Do quickly." Now none of those reclining at table realized why he said this to him. Some thought that since Judas kept the money back, Jesus had told him, "Buy what we need for the feast, or to give something to the poor." So Judas took the morsel and left at once, and it was night. When we had left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself. And he will glorify him at once. My children,
I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I told the Jews, where I go, you cannot come. So now I say it to you. Simon Peter said to him, Master, where are you going? Jesus answered him, Where I am going, you cannot follow me now, though you will follow me later. Peter said to him, Master, why can I not follow you now? I will lay down my life for you. Jesus answered, Will you lay down your life for me? Amen, amen, I say to you, the cock will not crow before you deny me 3 times. Dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli po, magandang hapon sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal, tayo po ay nasa Martes Santo na sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagkakataong ito, sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa mabuting balita na ating napakinggan, ipinapaalala sa atin sa mga karakter na Judas Iscariote at ni Simon Pedro, yung mga kumbagay kinakailangan natin bilang mga mananampalataya na iwasan, na gawin, no? Ngayong panahon ng mga mahal na araw, mga minamahal kong mga kapatid, no? Yung iiwasan natin na magawa sa ating Panginoong Jesucristo habang tayo ay nakikisa sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay niya. At una na rito, mga minamahal kong mga kapatid, na pinapaalala sa atin na mapagbasa sa karakter ni Judas at ni San Pedro, mga minamahal, ay yung wag po nating kumbaga ay sumunod lagi kay Kristo at wag siyang ipagkakanulo. No? Yun ang una nating tatandaan, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagtahak natin ngayong mahamal na araw, lagi tayong susunod kay Kristo at wag ho natin siyang huhudasin. No? Mga minamahal kong mga kapatid, kagaya ng ginawa ni Judas. No? At ipinapaalala din sa atin, sa karakter ni Judas at ni San Pedro, na kahit gaano kakalapit kay Kristo, no? Kahit pa atay kay may devotion sa, sabihin natin ay, misa, araw-araw kang nagdarasal, mga minamahal kong mga kapatid, kung hindi mo susundan si Kristo, mga minamahal, no? Darating at darating yung pagkakataon na ipagkakalulo mo siya. No? Si Judas nga eh, kabilang sa 12, siya ang nagkanulo kay Jesus, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagkakataong ito, no? Kumbaga ay Jesus is trying to win back the soul of Judas Iscariot. No? Mga minamahal kong mga kapatid, noong ibinigay niya yung mangkok na puno ng alak, ano? Mga minamahal kong mga kapatid, is trying to win back Judas. Kaso nga, pumasok na sa kanya si Satanas. No? At ganyan din, San Pedro, mga minamahal kong mga kapatid, tingnan nyo, pinakamalapit. No? Na apostol kay Jesus. Pinagkanulo niya si Jesus. Hindi kagaya nung kay Judas, bagkos itinatwa niya 3 beses ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sa mumunti nating pamamaraan o sa mumunti nating mga ginagawa ngayong panahon ng mamahal na araw, wag sana nating ipagkanulo si Jesus. Bagkos samahan pa siya sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ang minamahal. No? Minsan na siyang pinag-iwanan ng kanyang mga alagad. Sana, ngayon, sa pagkakataong ito, may kasama na siya papuntang Kalbaryo. May kasama na siya, no? Sa pagpapasan ng krus. Pangalawang bagay, mga minamahal kong mga kapatid, na ipinapaalala sa atin ng Diyos
sa mga gagawin natin ngayong mahal na araw, sa pagtahak natin, sa pakikisa sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpakasakit, ipinapaalala niya na sa tuwing tayo ay may gagawing sakripisyo, huwag tayong makakalimot na humingi kay Kristo ng biyaya. O huwag tayong makakalimot na humingi ng biyaya kay Kristo. Minamahal ko mga kapatid, at yun yung pagkakamali ni Pedro, kung bakit niya rin na ipagkalulo ang ating Panginoon. Kagaya na sinabi, susundan ko po kayo, saan man kayo magpunta, iaalay ko ang buhay ko para sa inyo, Panginoon. Kaya ba nga ni Pedro ay, ang minamahal ko mga kapatid, kaya sabi niya, ibibigay mo ang buhay mo para sa akin? Sinasabi ko sa iyo, Pedro, bago tumilao kang manok, makatatlo mo kong itatatwa. Tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, minsan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, napapayabang tayo sa ating mga ginagawa. To the point na hindi natin ina-acknowledge na kinakailangan natin ang grasya ng Diyos para isagawa at maging matagumpay. Yung gagawin nating mga sakripisyo, panata o tradisyon na ginagawa natin ngayong mahamahal na araw. Sana huwag din tayo makalimot na lahat ng ating gagawin sa buhay natin bilang mga mananampalataya ay kinakailangan ng biyaya ng Diyos. At siyempre, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating buhay din pananampalataya, bilang tao, tayo nagkakamali. Pero alalahanin natin, sa bawat pagkakamali na magagawa natin, pag sumikapan ho nating bumawi. Si Pedro, nagkasala siya. Pero kung itutuloy natin yung kwento, mga minamahal kong mga kapatid, pinagsumikapan niya na bumawi sa kasalanang ginawa niya sa ating Panginoon. Tayo dinawa. Bilang tao, nagkakamali tayo. Pero pag sumikapan din nating bumawi sa mga pagkakamaling nagawa natin sa harapan ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng pumay kapal, ngayon at kailanman. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Look favorably, O Lord, we pray, on these offerings of your family, and to those you make partakers of these sacred gifts, grant a share in their fullness, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For the days of His saving passion and glorious resurrection are approaching, by which the pride of the ancient foe is vanquished, and the mystery of our redemption in Christ is celebrated. Through Him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray,
Join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Those who cannot kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be guarded into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. All stand. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. It is in heaven.
us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer to each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace. Those who cannot kneel, please remain standing with reverence. Dear brothers and sisters, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The second collection, which will be done, is for the Alay Kapwa and for the continuing development
of the Parish and National Shrine of St. Padre Pio and for the needs and welfare of the sick and retired priest of the Archdiocese of Lipa. Thank you for your offering. Please all stand. Let us pray. May your mercy, O God, cleanse the people that are subject to you from all seduction of former ways and make them capable of new holiness. Through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Saint Padre Pio, all together. Padre Pio, Holy Monk from Pietralcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon on this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit, and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais natin palawakin ang dokumentasyon at datos na mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating pagkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye.
Ikaapat, bilang isa sa Mars Diocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulins sa paligid ng Pambansang Dambana, ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, mga kapiyo, upang tulungan tayo sa pagpapalalim ng pagninilay ngayong mga mahal na araw, inaanyayahan namin kayong manood ng live senakulo ngayong Miyerkules Santo sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims sa ganap na ika-anim ng gabi. Halin at tunghayan ang pagpapakasakit ng Panginoon sa makabagong panahon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo ay mahindasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks.